Magandang umaga. Welcome to my YouTube channel, Captain Sakdalan at your service 24/7. Gagawin natin ngayon yung anchor chain. Kung gaano kahaba yung one shackle niya. Dahil kagabi itong drawing ko na to, bago ako matulog o habang naka-duty ako, dinrawing ko to. Itayo muna natin. Habang naka-duty ko, wala akong magawa, dinrawing ko to kagabi. At pagising ko ngayong umaga, nakita ko may sulat dito yung AB na Indiano. One shackle between how much meter, ang sabi niya. Pagkapagising niya mamaya, pagkakit niya, makita niya yung sagot ko sa tinanong niya. Umpisa na natin, madali lang. Kailangan mo lang ng key number na hindi mo malilimutan na lagi kong ginagawa. Key number at key letter. Una, meron tayong anchor chain. Meron ako nilagay na one shackle. Anong klaseng shackle yung ginagamit dyan sa anchor chain? Madaming klase ng shackle. Pero meron lang isang shackle na pwedeng gamitin dyan. Hindi ka pwedeng gumamit ng ibang shackle. Kasi baka sumabit o magkabuhol-buhol dahil magkakaiba sila ng shape. Meron talaga siyang shackle na ginagamit sa anchor chain. Anong shackle yon? Iyan yung keyword natin. Nasa shackle na siya. Kaya hindi mo malilimutan. Nandyan lang siya. Ang kailangan mo lang, key letter. Ano yon? Etong K. Ang gamit natin dyan na shackle, yung Kenter shackle. Hindi ka pwedeng gumamit ng ibang shackle. Kenter shackle lang. Nasulat mo agad. Kenter. Yata maganda, ulitin ko. Kenter shackle. Kenter shackle lang yung ginagamit sa pagjo-join ng mga anchor chain. Kasi ang anchor chain, hindi yan pwedeng tuloy-tuloy. Puputuloy niya sa kada one shackle. At bawat shackle, mayroong haba. Gaano kahaba yung one shackle ng ating anchor chain? Ang una kong keyword dyan, aki number, yung birthday ng lola ko. Ang birthday ng lola ko, January 1, 5. January 5, yung birthday ng lola ko. Kaya hindi ko malilimutan to. 15 bottoms. Ang ibig sabihin, 1 shackle equals to 15 bottoms. Hindi ko malilimutan dahil birthday ng lola ko, January 5. At hindi ko malilimutan yung lola ko dahil kahit masungit yun, kapag may bisita kang babae sa bahay, nagagalit agad kung ano agad yung sinasabi niya. Kasi minsan sa interview, unang tanong pa lang sa akin, nasagot ko na. Pagpasok ko, ang sabi sa akin ng crewing officer, yung mag-interview sa akin, sabi sa akin, Sakdalan, anong tawag mo doon sa shoelace mo, kung anong knot yan. Mula bata tayo, nagtatali tayo ng sapatos at hindi natin alam kung anong buhol yan. Ang tawag sa buhol na yan, granny knot. Kaya huwag niyong kalimutan yung mga mahal na mahal niyong lola. Dahil yung lola niyo, kahit masungit yan, mahal na mahal kayo niyan. Huwag niyong kalilimutan yung granny knot na ginagamit niyo sa pagtatali ng sapatos. Dahil gaya ng na-encounter ko, unang tanong pa lang sa akin, alam ko na yung sagot. Dahil ang tanong niya sa akin, nung crewing officer, yung nag-interview sa akin, sabi niya, Sakdalan, anong tawag mo sa knot na ginamit mo sa pagtali ng sapatos mo? Kaya ang sagot ko, granny knot. Kaya yung mga lola nyo, mga estudyante,
nag-aakal ngayon. Huwag niyong kalilimutan yung lola niyo dahil kahit masungit yan, mahal na mahal kayo niyan. At ang susunod kong key number, yung birthday ko, January 9. Dahil sa 1 shackle, meron tayong 90 feet. Madali lang, hindi ko malilimutan yung 9. Kasi birthday ko, January 9. At yung pangatlo kong key number, yung birthday ng daddy ko, January 27. At di lang natatapos yan. January 27, syempre love ko yung daddy ko. Love. Yan yung ating 1 meter. 1 shackle, 27.4 meter. Pero kung doon sa exam nyo o sa tanong sa inyo, hindi pa sila satisfied o kulang pa yung sagot nyo sa 27.4, meron pa. Buhin natin. Ang keyword ko dyan, key number ko dyan, 27, love you too. Syempre pag nag-I love you yung daddy mo, mami mo, kailangan ang sagot mo, I love you too. Kaya dito sa love you too, lagyan natin ng love you too. Yan yung tamang sagot. Kompletong kompleto yan. 27.432 meters ang ating 1 shackle. Madali lang siya, sundan nyo lang. Di man nakakalito, key number lang. Ulitin ko, meron tayong 15 patoms sa 1 shackle ng ating anchor chain. Meron tayong 90 feet at meron tayong 27.432 meters. Yan yung aking mga key number. Birthday ng lola ko, birthday ko, birthday ng daddy ko na hindi ko malilimutan. Sandali lang, meron akong naalala. Yung nakasama naming kapitan dito, may iniwan siya remembrance. Tingnan natin kung tama itong sinulat ko sa sinulat niya. Alam ko nandito lang yon sa plotting table. Napin natin. May sinulat dito si Captain Edsel na nakasama namin kapitan. Cowboy-cowboy din yun. Ah, nandito pa pala. Ito. Nandito pa. Nakahipit pa sa plotting table. Hindi namin naalisin to kasi ito yung remembrance niya sa amin. Nung sumampa siya dito. Cowboy-cowboy din yung kapitan na yun, si Captain Edsel. Matagal din namin siya nakasama. Kahit sa pag-basketball, kasama namin. Yan yung sinulat niya nung siya nag-onboard dito. 1 shackle, 15 patom. 1 shackle, 90 feet. 1 shackle, 27.4 meters. Pakias lang ng sinulat ko. Kaya pag akit ng AB mamaya sa duty niya, masaya siya kasi makikita niya may sagot na yung tanong niya. Kaya huwag niyong kalilimutan, 15, 90, 27. Yan yung kompleto. Meron pang konting space sa baba. Yung konting space na yan, pag sinulatan ko yan, madami kayong matututunan. Paano humanap ng streaming time, speed at distance? Nandito din yon. May keyword ako doon. Kasi nung araw, yung mga seaman, pagdating sa port, report. Kaya sinasabi nilang every port, report. Pupunta sa mga club, pupunta sa mga bar, na hindi gaya ng mga seaman ngayon, panay molos na lang pinupuntahan. Kaya mga seaman nung araw, lagi silang nakakuha ng sakit. Anong sakit yung nakakuha ng mga seaman dati? Mga seaman dati, hindi seaman ngayon. Dahil yung mga seaman dati, sa seaman ngayon, nagbago. Mas, naging mabuti sila. Dahil imbis na club o beer house yung pupuntahan nila, mga mall na yung pupuntahan nila at buibili sila ng pasalubong sa pamilya nila. Kaya mga seaman dati na hindi ko malilimutan, anong sakit yung nakakuha nila? Nakakuha sila ng sexual transmitted disease. O pwede mong baligtahin. Sexual transmitted disease. Ayan, konting space lang yan.
pero madami kayong matututunan. Dahil pagkuha mo ng distance, yung speed, multiply mo sa time, marami distance. Then, yung distance, divide mo sa speed or time, makakuha mo. Iyan lang yung ating formula para makakuha ka ng steaming time, distance, and speed para makuha mo yung ETA. Kaya huwag niyong kalilimutan, sexual transmitted disease. Ayun yung keyword ko, sexual transmitted disease, para hindi ko malimutan at para lagi kong natandaan. May konti pang space, gamitin natin. May time pa naman. Itong konting space, gamitin ko para mas matuto kayo. Mga estudyante, nanonood dyan, panoorin nyo lang. Kung maglalaba kayo, huwag kayong gumamit ng ibang sabon. Huwag kayong gumamit ng Ariel o kung anong sabon. Ang gamitin yung sabon panlaba Tide. Bakit Tide? Sasampa tayo sa barko. Yung barko natin nasa dagat. Ano yung nasa dagat? Yung dagat, meron niyang tide. Ano ibig sabihin ng tide? Rise and fall of water. Yan ibig sabihin ng tide. Rise and fall of water. Para madaling tandaan at di nyo malimutan, may keyword tayo dyan. Kasi yung tide, mayroon silang tinatawag na high tide at low tide. Mayroon yung high tide at low tide. Yan. Mayroon din tayong keyword dyan. Sa high tide sa low tide, para hindi nyo malimutan. Anong keyword natin? Ito, rise. Dito naman sa low tide, yung fall. Anong ibig sabihin ng high tide? Ang ibig sabihin ng high tide, maximum height reached by tide. Maximum height reached by tide. Ibig sabihin, pinaka-maximum height rich by tide. Ano naman yung low tide? Ano ibig sabihin ng low tide? Minimum level of water which tide falls. Ayun ang sagot, which tide falls. Nandun din. Yung high tide, maximum height, rich by tide. At mayroon pang isang keyword dyan. Huwag niyong kalilimutan. Yung high tide, ang dagat papunta sa shore. Ibig sabihin, high tide. Yung tubig papunta sa shore, high tide. Pag yung tubig palayo, away from the shore, low tide. Kaya huwag niyong kalimutan yung tide. Kaya yung mga nag-aaral dyan, mga midshipman dyan, ulit-ulitin nyo lang yung video. Dahil sa konting video, maraming matututo. Basta sundan nyo lang, sabay-bayan nyo lang. Eh mga nag-aakal dyan, mag-aakal mabuti. Ang masabi ko lang, make your mom, dad happy and proud. Mag-aakal mabuti. Sa mga viewers, maraming salamat. Sa susunod ulit, God bless.